Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang, Luha. Oh, bakit para kang nagulat? Hindi ko na kasi nahintay pa ang mga text message mo, kaya umuwi na ako. Ah, kailan ka ba dumating? Kani-kanina lang. Bakit hindi ka man lang sabi? Para man lang masundo kita sa airport. Gusto sana kitang sorpresahin. Ang plano ko kasi, 4 hours bago ako makarating sa airport, tinext kong darating ako. Kaso, nalobat ang cellphone ko. Nang i-charge ko, cellphone mo naman ang nakapatay dahil out of coverage area. Sandali, bakit nga ba hindi mo sinasagot ang mga tawag ko sa cellphone mo? Bakit, Rick? Nalobat? Oh, nalobat. Nakita kaya ko nung dumating ako dito. Alam mo, mag-alas 10 na siguro ng umaga nang dumating ako sa airport. Tinitingnan kita doon, pero wala ka naman. Tinatawagan kita. Out of coverage area ang cellphone mo. Ano bang nangyari? Ilang beses kitang tinatawagan, pero cannot be reached. Kung ganun, inakala niyang sinundo ko siya sa airport. Ah, kung kasi, sweetheart, tinerge ko yung cellphone ko, kaya lang, nang umalis ako, nakalimutan kong dalhin. Teka, kumain ka na ba? Ipagluluto kita. Wag na. Ha? Magpapahinga na lang ako. Sobra akong napagod sa biyahe. Buksan mo na lamang ang mga maleta, ha? Nandun mga pasalubong ko sa'yo. Sige. Magpahinga ka na. Bukas na lang tayo magkwentuhan. Alam ko, pagod na pagod ka. Sige na. Hindi siya galit. Hindi niya ako sinita. Ibig sabihin, buo ang kanyang paniniwala na sinundo ko siya sa airport. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Blessa, makinig kang mabuti dahil may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun, tita? Alam kong mahirapan ka kung aalis na ako dito sa Pilipinas. Kaya naisip ko na doon ka muna tumira sa daddy mo. Ho? Siya ang totoong mong ama, kaya mas mapapanatag ako kung doon ka muna tutuloy habang hinihintay natin ang approval ng petition namin sa'yo. Pero ayoko pong tumira sa bahay ng Daddy Rick ko. Mas gusto ko dito sa bahay. Mas gusto ko dito. Wala kang kasama dito. Mga kasambahay lang. Iba pa rin kung kadugo mo ang kasama mo sa bahay. Kaya pakiusap, Blessa. Doon ka muna sa bahay ng Daddy Rick mo para sa ikapapanatag ng kalooban ko. Babalik ka na sa Amerika bukas? Bakit? Ang bilis naman. Wala pa kang 2 linggo rito eh. Bigla kasi akong tinawagan ni na mama at papa. May emergency daw at kailangan makabalik ako kaagad doon. Ganun ba? Oo. Siya nga pala, bakit parang may pagbago yata itong kwarto natin? Ha? Anong pagbabago na sinasabi mo? Ang dating kulay cream na pintura ng kwarto natin naging kulay pink. Kailan mo pa nagustuhan ang kulay pink? Ha? Teka,
Masyado ka yata ang magugulatin ngayon. Epekto siguro ito ng pag-inom ko lagi ng kape. Huwag kang magalala. Bawasan ko ng pag-inom ko ng kape. Sabihin, ibabalik mo na si Blesa sa Kuya Rick mo? Oo naman. Kaysa maiwan dito sa bahay mag-isa. O nga't may mga kasambahay, pero iba pa rin kung kadugo niya ang makakasama niya sa bahay. Sige, ikaw ang bahala. Pero kung iiyak lang siya sa piling ng kanyang ama, mas maganda na yan na lamang sa bahay siya titira kaysa naman masasaktan sa piling ng kanyang ama. Nako, sweetheart. Sandali lang, ha? May kumakatok sa pintuan. Titingnan ko muna. Sige, pabuksan mo na. Mamayang gabi na lang ako tatawag ulit. Yan. Oo, Aling Pasing. Oh, kumusta na kayo? Mabuti naman. At teka, tuloy ka, halika. Salamat po. Aling Pasing, hindi na ho ako magpaligoy-ligoy pa. Pwede po bang dito muna ako sa bahay ninyo manuluyan? Ano? Dito ka muna tutuloy sa bahay? Bakit? Ay, ang laki-laki ng bahay ninyong mag-asawa. Pero bakit ka dito tutuloy? Baka hindi ka sanay sa maliit at masikip na bahay. Teka, nag-away ba kayo ng asawa mo? Hindi ho. Kaya lang, gusto ko siyang hulihin sa kanyang pampababae. Ano? Nag-desisyon ka na nandito titira ang babae ha? Nang hindi mo muna sinasabi sa akin? Ano naman kung nag-desisyon ako na hindi na ipinaalam sa'yo? Anak mo naman yun ha? Anak ko nga, hindi naman ako kilala. Masisisi mo ba yung tao na malayo ang loob sa'yo? Ikaw tong nagkulang? Basta siguraduhin mo lang na hindi niya ako bibigyan ng sakit ng ulo. At kailangan sundin niya ang patakaran ko dito sa bahay. Ayoko nang matikas ang gula. Mabait ang anak mo, kuya. Layo-layo ng lob sa akin, tapos dito mo patitirahin. Paano hindi lalapit ang lob sa'yo? Hindi mo kinakausap kung naririto. Di na nga kayo nagkakasamang mag-ama eh. Hindi mo pa kinakausap. Kahit sana alukin mo ng pagkain, o kaya matulog dito sa bahay, hindi mo ginagawa. Talagang mananatiling malayo ang lob sa'yo ng anak mo. Sa magpakabait ka ha. Kung paano ka naging mabuting pamangkin sa akin, maging mabuti ka ring anak sa mami mo ha. Opo tita, lagi kang magme-message sa akin ha, sa messenger ha. Oo, pangako, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Mag-aral kang mabuti ha. Opo tita. Tama na nga yan. Hindi nga matapos-tapos na pagpapaalam yan eh. Magkikita at mag-uusap pa naman kayo sa messenger bukas. Pati ko, Blesa, doon ka sa bahay ko tumira. Pero, sumunod ka sa reglamento ko ng bahay.
At ayaw kong bibigyan mo ko ng sakit ng ulo. Naiintindihan mo? Opo, Dad. Nagdelete kasi ako ng halaman, kaya hindi ko nagawa ang assignment natin sa biology. Wala akong mga drawings na maisa-submit. Salamat. Vesa! Apo? Sige, Janet. Mamayang tayo mag-usap, ha? Bakit po? Bakit ka naririto sa sala? Apo? Hindi, ba't may sarili kang kwarto? Bakit hindi ka magkulong doon? Bakit po? Masama po ba kung paminsan-minsan, pupunta ako dito sa sala? Abat! Nangangatwiran ka pa! Ano bang pinagtatalunan ninyong dalawa? Bakit hindi mo tanungin yung anak mo? Kabago-bago sa bahay na ito eh. Sinasagot-sagot na ako. Blesa, mag-sorry ka sa Tita Brenda ko. Pero, wala naman po akong ginagawang masama sa kanya. Wala kang ginagawang masama. Pero, inuutosan kitang humingi ka ng paumanhin sa kanya. Oh, kanina ka pa dahil lang dahil dyan. Ang dami mo yatang tinatawagan. Hindi ah. Kanino ko pa kasi tinatawagan si Blessa eh. Pero ayaw sagitan ang phone. Nagre-ring ba ang cellphone? Oo eh. Pero ayaw ang sagutin. Teka sweetheart. Hindi kayo nagtatampo sa akin yung bata? Kaya ayaw akong kausapin? Ganun ang ugali ni Blessa eh. Kung may nanakit siya, sinasarili lamang niya ito. Teka, huwag tatawag sa kanya. Siguradong sasagutin mo ng phone niya pag akong tatawag. Oh, hindi pa ba sinasagot? Hindi pa nga eh. Siguradong sa oras na ito, nasa eskwela na yun. O baka naiwan nito ang cellphone sa bahay kaya hindi niya masagot. Mabuti pa. Hintay mo na lamang siyang makauwi sa bahay at saka mo siya tawagan. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Shakespeare Fear is said to be the... Naririto ka pala sa kwarto mo. At sino sa palagay mo? Ang maghuhugas ng pinggan na pinakainan mo, ha? Ako? Ha? Ako? Abay, hindi ka senyorita rito. Wala kang inaambag ni isang sintimo na pera para mabuhay na parang senyorita sa bahay nito. Iligpit mo ang pinagkainan mo! Naroon naman po si Naaling Chideng. Pinaakyat na po nila ako at sinabing siya naroon maghuhugas. At sino ba yung Aling Chideng na yan? Ha? Para sundin mo. Ako ang nagpapasahod sa kanila. Ako ang amo. Kaya ako ang sundin mo! Salamat naman at
nasagot mo ang phone mo. Kumusta ka na? Tita? Oh, kumusta ka na? Kahapon pa kita tinatawagan eh. Bakit ba hindi mo sinagot ang tawag ko? Marami kasi akong ginagawa, tita. Marami kang ginagawa sa school? Naku, baby ko. Masyadong busy sa school. Pasensya ka na, hindi kita natutulungan sa mga gawain mo sa school, ha? Ah, teka. Ganito na lang. Ano kaya kung tawagan mo ako tuwing may assignment ka para dalawa tayong gagawa tulad sa dati? Lesa! Oh, sino yung babaeng tumatawag sa'yo? Hello? Wala ka nang ginagawa, kundi ang magtalibabag. Samantalang hindi ka pa nakakahugas ng kotse ko. Ha? Mali ka nga dito! Aray ko, bitawan yung buhok ko! Bitawan yung buhok ko! Aray ko! Lesa! Bitawan yung buhok ko! Bitawan yung buhok ko! Ano sa'yo? Anong ginagawa mo, Lesa? Bulag ka ba? Nag-iimpake ako ng damit ko. Hindi mo ba nakikita? Huwag kang bastos! Ama mo ako! Ama kita? Talaga? Ang kapal naman ng mukha mong sabihin mong anak mo ko. Bakit? Anak mo nga ba ako? Ama nga ba kita, ha? Hindi ako magtataka kung bakit ka laging napapagalitan ng Benta dahil sa ugali mo. Ganyan bang tinuro sa'yo ng titaman mo, ha? Matino akong anak bago ko tumira sa bahay nito. Subalit nang mag-asaman kita, naging bastos ako. Paano? Mga bastos ang nakatira sa bahay nito? Sumosobra ka na! Sampalin mo ko! Saktan mo ko! Diyan ka naman magaling eh! Pagod na ako sa pananakit mo! Simula pa pagkabata ko, wala na akong nararamdamang pagmamahal mo. Kaya, bakit ko bang nadaramdamin ang pananakit mo? Gayong manhit na ang puso ko. Katawan ko lamang ang nasasaktan mo. Na ang buong pagkatao ko, dahil sa matinding pananakit at sama ng loob ko na inaabot ko sa'yo. Manhit ng damdamin ko. Hindi na ako maapektuhan pa ng kahit anong klaseng pananakit mo. Dahil ginawa mong bato ang puso ko! At kung ayaw mong kilalang anak, hindi rin kita kikilalaning ama! Lesa! Bani! Tita Bani! Ano nangyari dito? Tita, iuwi mo na ako! Ayoko na dito! Iuwi mo na ako sa bahay! Ayoko na dito! Ayoko na dito! Uy, Rick! Anong na naman ang ginawa mo sa anak mo? Ano? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. Wala ba talagang puwang sa puso mo ang anak mo? Ha? Sinasagot-sagot ako! Binastos ka ng anak mo dahil yun ang pinakita mong ugali sa kanya. At sino ka? Nabasta na lamang pumasok dito sa pamamahay ko, ha? At ikaw, sino ka naman? Ara. Nagulat ka? At sino ka ning basta na lamang pumasok sa bahay ko, ha? Bakit hindi mo tanungin ang lalaking ito kung sino ang nagmamay-ari ng bahay na to? Tanungin mo siya! Sweetheart, sino ba ang mga ito na basta na lamang sumulpot dito sa bahay natin? Sagutin mo ang tanong ng babae mo! Sagutin mo! Baboy ka! Baboy ka! Ara! Sandali lang! Mag-usap tayo! Ara! Mag-usap tayo? Ano pang pag-uusapan natin? Napakaliwanag ng ginawa mo, Rick! Niloko mo ako! Niloko mo ako! Mag-usap muna tayo, Ara. Sandali lang.
Mag-usap tayo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Please. Rick? Mag-usap muna tayo. Anong ibig sabihin nito? Sino ang babae niyan? Sino ako? Ako lang naman ang nagmamay-ari nitong bahay na tinitirhan mo. Kaya ngayon din, umalis ka sa pamamahay ko! Umalis kayong dalawa! Sandali lang, Bunny. Teresa, halika na. Sumama ka na sa akin. Bunny, sandali lang. Sa Amerika. Bunny, sandali lang. Teresa, anak. Anak? Anak mo nga ba ako, Daddy? Huh? Anak mo nga ba ako? Patawarin mo ako. Anong patawarin mo ako? Bigyan niyo pa ako ng isang pagpagkakataon para maiparamdam ko muli ang pagmamahal ko sa inyo. Bumalik kayo sa akin, Ara, anak! Patawarin niyo na ako! And I was fooled by the Ang isang responsableng ama dapat mahalin ang kanilang anak para lumaki itong matino at may respeto sa kanyang mga magulang. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan, ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.